Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito po sa ating Munting Channel. So, ngayong araw na ito guys ay magre-repair po tayo ng electric pan. Ang video pong ito ay para po dun sa mga subscriber natin na wala pa pong experience sa electric pan. Kasi meron po kasi nagtatanong na isang kaibigan kung po pwede raw akong gumawa ng video. Paano po mini-maintenance yung electric pan. At least, kahit papano, hindi na po nila kailangang pumunta sa repair shop o hindi nila kailangang magbayad ng technician para po i-maintenance yung kanilang electric pan. Kasi sayang din naman kung magbabayad pa tayo ng labor and then napaka-simple lang naman kung paano po mini-maintenance yung electric pan. At saka isang purpose po nito guys, yung electric pan kasi, based on our experience, kapag ka po mini-maintenance natin palagi, mas matagal po siyang masira. So, samahan niyo po ako guys ngayong araw na ito sa ating pong gagawing pag-maintenance ng isang electric pan. A few moments later. So, ito guys, yung electric pan na i-maintenance natin. Actually, ito po umaandar siya. Itong electric pan na ito. Ayan po. Kaya lang, kung mapapansin natin, medyo mahina na po yung andar. At alamin din po natin bakit po mahina yung hangin niya. Ayan. Mahina na po yung hangin nito electric pan na ito. So, meron din po siyang konting problema. Okay. So, ang gagawin natin guys, tanggalin po natin yung mga lock. Ito po yung mga lock sa gilid. Yan. Nihila lang po siya. Ayan. Para po matanggal natin itong cover. Then ito po sa may taas guys ito. Nakasabit po siya. Okay. Ayan po, natanggal na natin yung cover. And then yung LC. Ito po yung LC. Yung LC po, makikita po natin, meron po siyang arrow dito. So ito guys, at hindi po makita, meron po kasing nakasulat dito na nilalagyan natin ng pentel pen para po makita po natin. And then, so ayan po, at may nakasulat po dito. So ito yung arrow natin, left and right po siya. So pagka piniit natin siyang ng counterclockwise, so pahigpit siya and then clockwise, palawag po siya. So baligtad po ito sa pangkaraniwan na thread. Kaya po huwag po kayo magkakamali dahil kasi kung halimbawa po na magkamali po kayo, plastic po yan at medyo malakas-lakas yung kamay nyo, pwede po siyang masira. Ayan. So, loosen po. Ang ikot po niya para matanggal po natin ito ay clockwise. So, papunta po tayo rito sa kaliwa. Ayan. Pag piniit nyo po siya ng, ibig sabihin, papunta po tayo sa kanan. So, pag piniit nyo po siya ng pakaliwa, pahigpit po yon. So, ayan po. Ayan. And then, ito po yung LC. Napakadumi na. Guys, ayan. Ang kapal po ng alikabok. So,
guys, punasan po natin ang tuyong basahan. Ganyan lang po ang paglilinis ng inyong electric pan. So, okay guys, so ito yung part ng motor. Ayan, nakikita po natin may alikabok. So, paglilinis po natin dyan, ang gagamitin po natin paint brush lang po. Hindi po kasi natin pwede hugasan yan. Kasi bakal po ito. Pag hinugasan natin, din umiinit siya. Ang tendency po is kakalawangin. Okay, ayan po. And then, kung gusto niyo po siyang alisin, guys, ayan po, pwede po natin alisin dito. Ito po, para matanggal natin to. Or, pwede rin pong alisin po ninyo. Ito, kaya lang po, may screw po siya dito po sa ilalim. Yung isang po, inaalis po namin to, kaya lang kumisan, medyo matigas po siya. Kaya po, hindi na po namin siya inaalis. Doon, dito na lang po namin siya inaalis sa portion na ito, guys. Or, kaya naman po, kung natatanggal nga po rito, pwede rin po ito. Ayan, so tanggal na po siya. And then, next po natin na gagawin, guys, ay buksan po natin itong ito. Ito, may apat na screw po siya para mabuksan natin. Ito po. 1, 2, dito po, 3 and 4. So, apat po siya. Kaya ito po yung kapasitor niya. Ito pong kapasitor, kapag ka po humina o mahina na po ito, so mahina rin po ang ito ng ating motor. O kaya naman, kailangan po siyang tulungan. So, kapag ka po ganun, ang nangyari, halimbawa, sinaksak po natin yung electric pan, then pinower on natin, inon po natin itong switch, and then naramdaman natin umuugong ang motor. Pagkatapos, kunwari nakakabit ang LEC, tapos tinulungan natin ganun, umikot. So, ibig sabihin, maaari pong, yun po ang indicator na maaaring defective na po yung kapasitor. Okay. Bubuksan natin, guys. So ito guys yung shafting natin. So kung makikita po natin na nagaya po niyan, meron na po tayo nakikitang guhit. So kung halimbawa po na guhit lang po siya ganyan, mababaw, okay pa po yan. Dalawa po yan, both side. So makikita natin ito guys, oh. Ito po. Yan po yung tama ng bushing. Pusing guys, kapag ka po yan malalim na po, halimbawa po sinalat nyo pong ganun na nasasalat nyo po na malalim ng konti, so kailangan na po siyang palitan. Kumisan po ang nagiging resulta kapag ka po malalim na yung shafting ay ito pong rotor ay dumidikit po dito sa stator kasi nakasalpak po siyang ganyan Nakasalpak po yan. So, syempre, ang clearance po nito is konting-konti lang, guys. So, ang mangyayari, didikit po siya. Example po. Ayan. Kita po natin ang clearance niya. Konting-konti lang po. Pag ito po, dumikit, ito pong rotor natin, ito po yung rotor, dumikit po sa stator, so hindi po siya makakaikot. Masisira po ang motor. Kaya po kapag ka po naka-encounter kayo nun guys, ang gagawin po natin, papalitan po ang shafting
pati na rin po itong bushing. So yun po. And then after malinis natin guys, lalagyan po natin ng langis. Okay. So ang paglalagay po ng langis, dito po sa gilid na ito, lalagyan po natin yan. Yan, paikot. And then dito po sa gitna. And then, sasalpak na po natin, guys. Ayan. And then, ibabalik na po natin dahil nalagyan na po natin ng langis. Pagka po nahirapan kayong papasukin, so kailangan po natin lihahin ng konti. Okay. Okay, ayan, assemble na natin guys. And then kailangan po ang plane nito guys, yan, konti lang po siya. Pagka masyado na pong malaki, so kailangan natin po magdagdag ng spacer. Ito. Ang spacer po natin guys, ito po yun. And kung minsan po nauubos din po ito katagalan ng pag-ikot. And then dito po, may spacer din po tayo dito. So kapag ka po naubos na yan, papalitan po natin, lalagyan natin ng bagong spacer. Para po yung ating blade ng pan, hindi po gumaganon-ganon. Nakakita na po kayo na electric pan na yung pan niya umaatras sa bante. Yun po yung reason nun. Kasi po yung spacer niya po ay ubos na. Ayan. So ibabalik na po natin yung tornilyo. Yung apat na screw natin. Then dito rin po sa kabilang side. Higpitan po natin guys at luluwag po yan. Okay, so after mahigpitan natin, check natin kung malambot umikot. So ito guys, sa kaso nito, ayan, medyo matigas siya. Medyo matigas po. So pagka po ganito matigas, hindi po kayang paikutin ng motor. Kasi yung mga motor po natin ngayon maliliit lang. So pag matigas pong ganyan, ang gagawin natin guys,
Simple lang. Kunin niyo screwdriver, paluin niyo ng konti yung shafting. Huwag niyo masyadong lalakasan. Alalay lang po. Mga ganito kalakas, tansyahin niyo lang po. Pagka napalo niyo pong ganun, paikutin niyo guys at malambot na po siya. Okay guys. Ganun lang po kadali 'yon. Okay? So ilagay natin itong screw dito sa ilalim. Ayan. And then i-try natin kung iikot na po. Saksak natin. So ayan guys, at nakita natin gumagana na po. So tatagal na naman po ito ng ilang buwan. Okay? So ito po, ikabit po natin. So ito guys, meron akong nakita ng isang problema dito sa fan blade ng ating electric pan na ginagawa. So kung makikita nyo guys, ayan po, tingnan nyo. So ito po ang isang reason kung bakit yung hangin niya mahina. Kasi kumukontra po itong dulo. So kung makikita nyo guys, paluktot siya, diba? So kapag nakita nyo po yan, ang solusyon po din, either napalitan na po itong blade or i-repair po natin. Konti lang naman ito guys, baka kaya pa pong i-repair. So try po natin ha. So gagamit po tayo ng heat gun dito guys. Heat gun. At painitan po natin ng kaunti. Kasi nga po baluktot siya. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Uunatin lang po natin yan. Ayan po. At okay na po guys. Itong ating blade. So ngayon ay kakabit natin, then tingnan natin kung ano po ang magiging resulta.
natin kung lumakas na po yung hangin. And guys, at malakas na po ang hangin. Nung umpisa ho kasi, nung bago natin buksan to, mahina po yung hangin. Hindi po masyado nakakalayo ang hangin. Malapit lang po ang abo. So ngayon po, after na maayos natin yung LEC, so yung hangin niya po, malayo na po naaabot. Ayan. So, na-repair natin yung LEC. Nakatipid po tayo ng 160 pesos. Kasi dito po sa amin, 160 pesos po yung LEC. So, ni-repair lang po natin, pinamitan natin ng heat gun, pinainitan ng konti, saka basahan na basa. So, okay na po siya. Okay. So ayan guys, at okay na po yung ating electric pan. Sana po ay nakapag-share po kami sa inyo ng kaunting kaalaman upang hindi na po tayo gagasto sa pag-repair o pag-maintenance ng ating electric pan. Dahil ito po ay napaka-basic lang po. Lalo-lalo na po dun po sa ating mga kaibigan technician. So sila po halos kahit nakapikit, kaya pong i-repair yung electric pan. Kaya lang po, dun sa mga hindi po talagang technician na subscriber natin at hindi po nakakaalam kung paano po nire-repair yung electric pan. So, sana ngayong araw na ito ay nakapagbigay po kami sa inyo o nakapag-share kami sa inyo ng kaunting kaalaman paano po ang pag-maintenance o pag-repair ng electric pan. So, guys, hanggang sa muli at sana'y samahan nyo pa kami sa mga susunod pa namin videos. And then, dun po sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po yung aming channel. And then,